Ayon sa ating source, kay Soto, siguraduhin muna niyang mag-fully healed na ang kanyang injury sa kanyang likod at mas lalong matatagalan pa ang ating paghihintay sa kanyang pagbabalik. At ayon sa ating nakuha sa Express Info, ay baka sa December pa magbabalik si Kai Soto. At sa NBA, Kristaps Porzingis nagpakitang gila sa kanyang laro laban sa New York Knicks. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info! Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Ayon sa ating Express Information, ay baka matatagalan pa si Kai Soto na makapaglarong muli dahil sinisigurado nila na fully healed na ang kanyang likod. At ayon rin sa naturang info, ay baka sa December pa makakabalik si Kai Soto. Well, nothing is definite, pero as of now, ay according sa ating Express Info, Kai Soto is moving well in practice at bumabalik na ang kanyang mga galaw, pero hindi tayo sigurado ay kung kailan talaga siya babalik. Initially ay sa 28 ang kanyang balik sa Sabado na sana ito, pero mukhang matatagalan pa ito according sa ating Express Info. But let us just hope na by Saturday ay ready na si Kai Soto, dahil until mayroon ng official announcement ay doon na talaga natin malalaman kung kailan. Pero according sa ating Express Info, ay baka raw aabot pa hanggang December ang balik ni Kai Soto. And that led me to think na baka ito na ang sinasabi ng kanyang ama na purple and gold. Most probably, ang ibig sabihin ng purple and gold ay yan ay ang G League affiliate team ng Los Angeles Lakers na South Bay Defenders. At ayon sa ating Express Info, ay sa December pa ang balik ni Kai Soto. At dahil dyan, ay meron ng kinuhang pamalit kay Kai Soto ang Hiroshima Dragonflies, isang African big man na approved na ang naturalization sa Japan, kaya pwede na siyang maglalaro as a local sa Japan B League. Mukhang sumisikip na ngayon ang sitwasyon para kay Kai Soto sa Hiroshima Dragonflies. Hindi kaya dediretso na siya sa team na purple and gold sa December or sa November? Samantala, si Kristaps Porzingis ay nagpakitang gila sa kanyang unang laro sa Boston Celtics sa pamamagitan ng tres na nagdala ng agwat sa kanilang panalo laban sa New York Knicks. Si Porzingis ay isang tinik sa kanyang dating kupunan. Napakita ni Kristaps ang laban sa kanyang dating kupunan kung bakit ang kanyang bagong kupunan ngayon ay itinuturing na paborito sa NBA Finals. Gumawa si Porzingis ng tres na nagdala ng lamang sa kanilang panalo sa loob ng 1 minute 29 seconds at nakascore ng 30 points sa kanyang matagumpay na debut sa Boston Celtics. Meron ding 34 points at 11 rebounds si Jason Tatum at tinambakan ng Boston Celtics ang New York Knicks 108-104 sa season opener ng dalawang kupunan. Nakakuha si Porzingis ng 8 rebounds and 4 block shots laban sa kanyang orihinal na kupunan sa NBA na nagpapakita kung bakit dapat silang maging kandidato para sa isa pang bandila matapos kunin ang 7'3 na center at si Drew Holiday sa offseason. Honestly, it was an awesome feeling to come back now being a Celtic and play here. Even getting booed and getting all that, it's still cool. I really like that and enjoyed that. But most importantly, we won the game and very excited about what we have ahead of us. At yan ang sabi ni Kristaps Porzingis. At si Drew Holiday ay nagtala ng mahalagang puntos matapos buksan ng Knicks ang 6 na puntos na lamang sa may 3 minute 40 seconds na lang ang natitira
at nagambag ng susunod na 6 na puntos para sa Boston si Porzingis, kabilang na ang Chris, at naging 101-all ang score. Nagtala si Holiday ng 9 na puntos. Meron ding 12 points si Derek White para sa Celtics at 11 points, 6 rebounds and 5 assists si Jaylen Brown. Nagtala naman ng 24 points si na RJ Barrett at Emmanuel Quickley para sa Knicks na mabagal ang kanilang simula pero binuksan ang fourth quarter na may 13-2 run upang kunin ang kanilang unang lamang sa buong laro. Pero hindi nila ito napanatili laban sa pinakamahusay na koponan sa NBA. I thought the start of the game hurt us and then I thought the second, third and fourth we played better. It's still choppy. We're working through things but we have to be ready and alert. Yan ang sabi ng Knicks coach na si Tom Thibodeau. Si Kristaps Porzingis ay ang number 4 pick ng New York Knicks noong 2015 at naging All-Star siya noong 2017-18 pero nawalan siya ng tiwala sa organisasyon habang nagpapagaling sa kanyang torn ACL at na-trade siya noong 2018-19 season. Naging isang magaling na player si Porzingis na inaasahan ng New York Knicks na may average na career best 23.2 points noong nakaraang season para sa Washington. KP is hungry and excited to be here and knows how important he is to this team and what we need him to bring each and every night. Yan naman ang sabi ni Jason Tatum. Maingay na boo ang natanggap ni Kristaps Porzingis sa pregame introductions pero hindi siya nagpa-apekto nito at nagtala siya ng 3 threes at 15 points sa first quarter kung saan nagtapos ang Boston Celtics na may lamang na 30-18. Pero hindi siya tumira ng bola sa loob ng 8 minutes na paglalaro sa second quarter at naibaba ng Knicks ang lamang sa 51-46 sa kalagitnaan ng laro. At si Jason Tatum ay unang umiscore ng 9 na points para sa Boston Celtics sa simula ng second half para ibalik ang kanilang lamang sa double digits. Pero naitabla ng Knicks ang laro sa kalagitnaan ng third quarter sa 3-pointer ni Jalen Brunson. Pero nakuha ulit ng Boston Celtics ang lamang na 82-73 habang isang buzzer beater na follow-up shot ang ginawa ni Porzingis. At dahil sa pagiging starter ni Kristaps Porzingis, si Al Horford ay nasa second unit sa unang pagkakataon since doing so 6 times in 2019-20 in Philadelphia. He had only done it only 4 other times in more than 1,000 career games for Atlanta as a rookie in 2007-2008. At nakakuha si Al Horford ng 8 points and 7 rebounds. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.